Hindi ah. Talaga, yun yung napansin mo sa kanya na? Oo. Actually, nung una kasi... Ano yun? Bakit? Nung una kasi, kasi sobrang... Ano kasi kami, friends kami ni Kuya before. Mm-mm. Umaalis kami before, kumakain kami together, nanonood kami ng movie. As in, ilang beses, diba? Tapos nililibre niya ako. Hindi niya ako pinapabayad. Mm-hmm. Kaya, hindi ko na maalala yun. Pag may nililibre ako, nakakalimutan ko kagad. Never niya ako pinabayad, kaya hindi ako naniwala sa mga kuripos natin. Tapos matagal kami hindi nakita, kaya ang parang strangers kami. Kaya parang malaking adjustment. Nung nag-shoot na kayo ng movie. Parang, nung nag-shoot kami ng first time, parang akong nangangapa sa dilim. Ito ba siya? Kailangan ko po magsalita? Magsasalita ba ako? Ano sasabihin ko? Ano itatanong ko? Laging ako... Pero after the second workshop... Pero ang hirap kasi sobrang tahimik niya. Parang siyang ano, parang inaalam muna niya kung magsasalita ba siya? Hmm. Ano sasabihin niya? Eh ako, sabi ni mama, kausapin ko kasi ako yung madaldal sa aming dalawa. Mm. So kailangan ako yung mag-reach out. Sabi ko sa mama ko, babae ako mauuna, makikipag-usap sa lalaki. Sabi niya, hindi ka naman makikipaglandian eh. Oo nga. Kasi ano, yun, okay na ba? Pero nung pangalawa, okay na siya. Ngayon, sobrang kulit na siya. So parang kasi, both you're both from ABS naman, pero the movie, ano, parang naging close kay Lalo. Ano while shooting the film. Doon kayo mas naging close? Oo naman, kasi kahit sino naman, I guess, na artista, kapag mm-hmm. nakakatrabaho mo, you tend to be closer mm-hmm. during that time. But of course, after this movie, maghihiwalay na naman mm-hmm. kami, gagawa ko ng sarili ng proyekto, gagawa siya ng sarili mm-hmm. ng proyekto. But I think is, yung nabibuild yung relationship mm-hmm. together, it will just be saved. Para one day, kapag nagkatrabaho ulit kami, it will be easier for us. Actually, mas better yun. Kasi nga may mga artista rin na kapag nakasama mo, tapos hindi mo na nakasama, wala na. Parang balik ulit sa dati.